ka bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex! Para sa crush! Para sa magulang! Para sa boss! Para hindi ka na mahirapan! I-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Number one! 6.7 Energy FM! Same, same! Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Oras sa buong kapuluan, Pangga, check your time. It's now 6.31 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Ayan, sa mga Pangga natin dyan na hindi pa rin natutulog hanggang ngayon, magsitulog na kayo. Huwag nyo nang hintayin pa ang alas 7, ha? Matulog na. Okay, hindi maganda yung umaga ka na natutulog, ha? Ano ba kasing ginagawa mo? Ano bang hinihintay mo, ha? Hinihintay mo ba na mag-reply na sa'yo ang crush mo? Nako, maghihintay ka dyan forever. Hindi yan magre-reply sa'yo, Brad. At yung hinihintay mo na yan, meron na yung gustong iba. Siyempre, yung iba na yun, yung best friend mo pa. Ang sakit, no? Ang sakit kapag gano'n, no, yung tipong sinasabi mo sa best friend mo, uy, gusto ko to, pupormahan ko to, pero ayun nga lang, nauna pa siya. Ay nako, ang sakit nga naman nun, yung best friend na alam mo na, pinagsasabihan mo ng mga sekreto mo, ng mga trip mong gawin doon sa crush mo, no, pero ayun, siya pala ang titira. Siya pala ang poporma at hindi ikaw. Na-backstab ka dun, no? Nadali ka patalikod, no? Masakit, ha? Pero okay lang naman yan, oo. Next crush na lang din at next best friend, di ba? Oo, madami pa dyan. Bilang nag-iisa yan, ako. Kung ako sa'yo, no? Kung ako sa'yo, kilalanin mo muna. Hindi yung ahas, di ba? Well, sa bagay, no, hindi naman talaga natin makakita kagad yung ahas ba talaga yung best friend natin o hindi, no? Kasi minsan, ang galing nila magpanggap, di ba? Magpapanggap na kampe mo, di ba? Pero yun naman pala, behind your back, ay, tinutuklaw ka na. Uunahan ka pa. Anyway, wala na tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay, no? Konti lang totoo. Yung iba joke, no? Anyway, saktong oras natin yun. 6.34 on the clock. At syempre, kasama nyo pa rin kilandian ang hot baby boy ng radyo na hindi nanunuklaw. DJ Baby Toby, makasama nyo hanggang alas 8 ng umaga. And of course, dito sa programang Shoutout sa Umaga, ikaw mismo ang bibida, di ba? Yan, kung meron kang hindi masabi ng personal dyan sa best friend mo, no? Kung inahas ng best friend mo yung jowa mo or hindi naman kaya yung crush mo pa lang, no? Sabihin mo na yan, backstabin mo na rin siya. Yan, mag-send ka lang ng message sa akin yung Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Mag-chat ka lang dyan, voice message. Or pwede kang tumawag sa 8721-2429. Yan po ang ating landline, PLDT line. At syempre yung aming globe number naman is 7001-7949. Ganun lang kadali yun, ha? Kaya sabihin mo na yan. Oo, yung hindi mo masabi sa best friend mo, ay nako, sabihin mo na dito yan. Like for example, sinulot mo yung ex ng best friend mo, di ba? Or hindi naman kaya, binakstab mo yung best friend mo, di ba? Sabihin mo na yan dito. Di naman yung manalaman eh, di ba? Alak niya kayo. Anyway, Pangga, simulan natin ang programa niya, Shoutout sa Umaga. I-shoutout mo na yan!
number 1, 06.7 Energy FM. Good morning! Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Gaway-gaway rin sa mga kapwa ko, kabitenyo dyan. Hello po sa inyong lahat, no? Good morning. Ang dami ko nang namiss kainin. Oo, sa Cavite. At syempre, good morning din sa mga pangga natin dyang confused sa kung saan ba sila dapat ma-fall, no? Katulad na nga lang ng ating message sender. Sabi niya dito, good morning, Toby. Tago mo na lang ako sa pangalang Lee. May pagtingin ako sa kapwa ko babae. Pero aaminin ko, nagkakagusto rin ako sa lalaki. I'm bisexual, hindi lang halata. Paano ba ang gagawin ko? Ano ang pipiliin ko? Babae ba o lalaki? Ang hirap. Alam mo, kung ako sa'yo, no? Piliin mo na lang lalaki. To be specific, si Baby Toby. Si Baby Toby na lang. Bakit? Kasi si Baby Toby, ang lalaking guwapo na never nanloko. Ang kapal, no? Excuse me, ako po yung niloloko, ha? Huwag kayong ano dyan. I have my reference. May proof din ako, no? Diyos! Ayan, kung ako sa inyo, no? Eto, no? Sundin mo kung saan ka liligaya. Yun lang naman kasi yun, eh. Kasi ngayon, confused ka, di ba? Confused ka kung saan ka ma-fall dapat, no? Sa babae or sa lalaki. Pero kung saan ka mas masaya, sinasabi mo nga bisexual ka, di ba? Ibig sabihin, nagkakagusto ko sa babae, nagkakagusto ko sa lalaki. Or gusto mo naman, parehas sila, di ba? Pwede naman parehas eh, di ba? Oo, tatlo kayo. Kung papayag nga lang yung magiging partner mo, di ba? Kung papayag yung dalawa na yun, kung tatlo kayo. Isipin mo, no? Kunwari, ako yung jowa mong lalaki. Tapos meron ka pang jowang babae. Para sa akin, okay lang yun. Okay lang yun, bakit? Hindi, happy-happy tayo, di ba? Noon. Laro tayo, lato-lato. Oh, yung ano, yung taka-taka-taka-tak yung ganun. Then, nasa sa'yo naman yan. Oo, nasa sa'yo naman yan kung saan ka masasaya. Kasi syempre tayo, di ba, masasaya tayo or mas gusto natin doon sa tao na papaligayahin tayo, ititrato tayo ng tama. Ngayon, kung nakita mo yan sa kapwa mo babae, then go, doon ka. Pero kung hindi naman, itry mo naman sa lalaki, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kung confused ka, bisexual ka, na-fall ka sa parehas na gender, no? Hindi, mas okay. Diba? Madami kang choices. Kapag kasi straight, di ba? Eto lang yung choice mo eh. Yun yung preference mo eh. So, wala, eto lang talaga. Di ba? Mag-ahanap ka talaga. Diba? At madami ka pang karibal dyan. Diba? Madami kang karibal. Madami mo dyan mga, kunwari, kung magkagusto ka sa isang babae, no? Or kung hindi naman kaya, kung ikaw magkagusto ka sa opposite sex mo, no? Madami kang karibal. Siyempre, madami siyang makikita ng iba, eh, diba? Ngayon, kung ikaw ay na-fall sa parehas, no? Sa male and female, no? Eh di mas madali, di ba? Galing makahanap. Oo, madami, malaki yung chance mo na ma-fall ka sa tamang tao, di ba? Makita mo yung tamang tao, yung tipong itatrato ka ng tama, no? Ngayon, kung nakita mo yan sa babae, then go. Kung nakita mo man yan sa lalaki, go pa rin. Oo. O hindi naman kaya, kung gusto mo parehas, no? Di ba? Kung napapaligaya ka ng parehas ng babae at lalaki, pagsabayin mo, Brad! Pagsabayin mo! Wala namang masama dun eh! As long as na alam nila parehas, okay? Alam nila parehas na tatlo kayo sa isang relasyon.
Oo. 'Di ba? Tingin niyo no. Kung ako no, papapiliin. Kung ako yung jowa ko ay magkakaroon ng girlfriend no. Like for example, yung girlfriend ko magkakaroon pa ng isa pang girlfriend. Para sa akin 50-50. Hindi naman mga siguro ano tawag dito 70-30 mga ganun. 'Di ba? Kung okay lang naman eh. Ewan ko, kung sa akin okay lang. No, bakit? Kasi wala lang. Pero kung ano, kung lalaki, kung isa pa, kung yung lalaki, eh, or yung isa niya pa is lalaki din, eh yun ang ayoko. Diba? Ewan ko, siguro yun lang yung para sa akin, no, na kapag yung girlfriend ko, may girlfriend, eh okay lang. Yun lang yung sa akin, okay lang din naman sa akin yun, diba? As long as, mahal niya kami parehas, no, yun lang naman yun eh. Diba? At napupunan niya yung needs ko at syempre yung lahat-lahat ng pangangailangan ko, 'di ba? Saan mas okay yung ganun? Ewan. Bakit ba? Kanya-kanyang trip naman 'yan eh. Oo, kung masaya ako sa ganun, edi go, 'di ba? Pero kung hindi naman, edi sasabihin ko rin naman 'yon, 'di ba? Well, siguro nasasabi ko 'to dahil hindi ko pa siya na-experience, no? Hindi ko pa alam kung ano yung feeling ng yung girlfriend ko ay ma-fall sa isa sa another girl, no? Hindi ko ano yun, hindi ko pa na-feel yun or hindi ko pa nararanasan yun. Kaya ako siguro nasasabi yung gentong bagay. Siguro, as time goes by, may experience ko yun, update ko kayo, ha? Sabi dito ni Mami Rosie Lopez, okay yan kung type mo yung babae, doon ka kung type mo naman ng lalaki, doon ka. Kasi sa lalaki ka, lalaki tiyan mo. Ah, okay. Kung sa lalaki ka, lalaki yung tiyan mo. Ba't ba kasi parehas yung spelling? Yung mahirap, no? Kung lalaki ka, lalaki yung tiyan mo. Oo. Depende daw yan sa pronunciation. Ang slow ko dun sa part na yun. Pero yun na nga, no, Lee, kung saan ka man liligaya, mapababae man yan or lalaki, doon ka. Yun naman yung mahalaga dun eh. Yung kaligayahan natin, di ba? Ngayon, kung liligaya ka sa tatlo kayo sa isang relasyon, then go as long as na alam nila parehas, di ba? Kasi, syempre, kahit na pagbalibalik na rin pa rin natin, kung hindi nila alam yun, it's a form of cheating. And cheating is a no-no for us, di ba? Ayaw natin nang niloloko tayo, di ba? And I'm sure ikaw din naman, ayaw mo rin naman nang niloloko ka. So, be honest na lang, okay? Lee, maraming salamat sa'yo, Lee. Maraming salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe sa aking TikTok, no? Pwede na pala ngayon sa TikTok ko rin. Nga pala. BabyToby1067 lang din yun. Pare-pares lang naman eh. Oh, nakatamad kasi mag-intindi or umalala ng iba't iba, no? Anyway. So Lee, maraming salamat, no? Ayan, sa mga panggan natin na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal, mag-send lang kayo ng message sa Facebook, Instagram, TikTok, lahat-lahat na, no? Yan, BabyToby1067. Alright, napakadali lang naman yan. Sabi dito sa comment section ni Gab, tayo na lang, Baby Toby. Pre, di tayo talo, pre. Pre, babae, gusto ko, pre. Anyway, hanggang mamaya makasama natin si TJ Lindsay, no? Oo, makasama natin at tatanungin natin kung ano yung take niya dito sa sinend ni Lee, no? Ayos yan, ayos yan. So for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Zach Tabudlo titled Bini Bini, only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Bini Bini, alam mo ba kung paano